class. Ang lesson natin sa Araling Panlipunan 6 ay mga patakaran at programa sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang nakikita niyo sa larawan ay si Pangulong Diosdado Macapagal, 9th President of the Philippines o 9th President of the Republic of the Philippines. Ano-ano ang mga patakaran at programa ni Pangulong Diosdado Macapagal? Kung sino ang nasa picture? Sino kaya siya? Siya ay ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos o Ferdinand Edralin E. Marcos. Masasabi ko na siya ay the great president of the Philippines. Maikling talumbuhay ni Ferdinand E. Marcos. Si Ferdinand E. Marcos ay sinilang noong 11 ng Setyembre 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Mariano R. Marcos at Doña Josefa Edralin. Mayroon siyang tatlong kapatid. Sila ay sina Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Nag-aral siya ng elementarya sa Paaralang Sentral ng Sarat. Sa Universidad ng Pilipinas, siya kumuha ng abgwasya at nagtapos bilang cum laude noong Marso 1939. Nagre-review noon si Ferdinand para sa bar exams nang matalo ang kanyang ama sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista. Ang tumalo sa kanyang amang si Julio Narindasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan. Si Ferdinand ang napagbintangan at natulan ng 17 taong pagkabilanggo. Nasa loob siya ng kulungan ng maging top notcher sa bar exams. Siya ay pinayagan ng Korte Suprema na ipagtanggol ang sarili at napawalang sala sa kaso. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig, siya ay sumabi sa United States Army Forces bilang Intelligence Advisor Officer. Siya ay lumabas sa pagtatanggol ng Bataan laban sa mga Pones at isa sa mga nakaligtas sa martsa ng kamatayan sa Bataan. Pagkaraan ng digmaan at pagtatatag ng Republika ng Pilipinas noong 1948, hinirang ni Pangulong Manuel Rojas si Marcos bilang Special Technical Assistant. Nahalal bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte noong 1949 hanggang 1959. Siya ay naging kasapi ng Senado mula 1959 hanggang 1965 at nagsilbing Pangulo ng Senado. Sa pamamagitan ng kongresistang si Daniel Romualdez na pinsan ni Imelda, ay nakilala ni Ferdinand si Imelda na naging Miss Leyte. Kinasal sina Ferdinand at Imelda sa West noong Mayo 1, 1954. Nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Amy, Bongbong at Irene. Noong 30 ng Disyembre 1965, nanunpa si Ferdinand Edralin Marcos bilang 10th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang unang termino ay minerkahan ng pamamagitan ng industrialisasyon at paglikha ng mga infrastruktura sa buong bansa. Noong Disyembre 1969, inupo sa kanyang ikalawang termino sa Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang ikalawang termino ni Marcos ay minerkahan ng kaguluhan sa ekonomiya katulad ng mga parehong panloob at panlabas ng mga paktor. Noong 21 ng Setyembre 1972, dineklara niya ang martial law sa buong bansa. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Pinatawag ni Marcos ang isang snap election noong 3 ng Nobyembre 1985. Noong Pebrero 1986, nagkaroon ng People Power Revolution sa EDSA. Lumipat patungong Hawaii ang pamilya Marcos matapos siyang magbitiw bilang Pangulo ng Pilipinas noong 26 ng Pebrero 1986. Namatay siya noong 28 ng Setyembre 1989 sa Honolulu, Hawaii
sa edad na 72 dahil sa cardiac arrest. Okay, medyo mayroon lang akong correction sa video. Ang sa akin noong 1986, hindi siya nag-resign, kundi kinidnap sila, pinasakay sila sa airplane, pero hindi sila dinala sa lawag, kundi dinala sila sa Hawaii. Ayan ang nangyari. Tapos noong 1986 na nagkaroon ng People's Power, siya pa rin ang presidente noon, hindi siya pumayag na magkaroon ng digmaan or ng kaguluhan. Kahit sinabi ng kanyang sundalo na pwede silang lumaban, pero ang sabi niya, hindi tayo lalaban dahil maraming tao ang masasaktan. Ayan. Pero pilit silang pinaalis, pilit silang pinasakay sa eroplano. Ang sabi, dadalhin sila sa lawag, pero hindi sila dinala sa lawag, kundi idiniretso sila sa Hawaii. Kaya yung mga unang nasa libro nung panahon ni Cory Aquino, hindi po yun totoo. Marami pong nabago nung panahon ni Cory Aquino dahil binago niya ang tamang history. So, yan ang talambuhay ni late President Ferdinand Edralin Marcos. Siya ay isinilang sa Sarat, Ilocos Norte noong September 11, 1911. Ang magulang niya ay si Don Mariano at Doña Josepa Edralin Marcos. Siya ay nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines, cum laude. Asawa niya si Ginang or First Lady Imelda Romualdez Marcos, at ang anak niya ay si Senator Irene si Irene, si Ferdinand Jr. yung lumalaban ngayon na president aspirant, at saka si Senator Annie Marcos. Namatay siya noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii. So, ayan po ang ating late president at ang unang ginang o First Lady Imelda Marcos. Ito ang kanyang pamilya. Ito po si Senator Amy, si Mama Irene, at saka si Senator Ferdinand Bongbong Marcos na lumalaban ngayon as president. Okay. Panunungkulang pampubliko. Siya ay naging kongresista ng Ilocos Norte, naging senador, naging Senate President. Mga programa ng Administrasyong Marcos, programa sa reforma sa lupa, proyektong infrastruktura, Green Revolution, paglinang sa kulturang Pilipino. Programa sa reforma sa lupa. Lahat ng may-ari ng lupa na natatamnan ng bigas at mais ay inutusang hatiin ang labis nilang lupain. Ito ay ibibigay sa mga magsasakang walang lupa sa kanilang babayaran sa pamahalaan sa loob ng 15 taon. Itinatag din ang Department of Agrarian Reform upang mamahala sa pamamahagi ng
paglinang sa kulturang Pilipino. Sa pangunguna ni Ginang Imelda Marcos na itayo ang Cultural Center of the Philippines at Folk Arts Theater, layunin ng mga proyektong ito na makilala sa buong mundo ang sining ng mga Pilipino. Green Revolution. Itinaguyod ni Pangulong Marcos ang pagsaliksik sa mga bagong paraan para sa pagpaparami ng pagkain. Pinag-utos niya ang paggamit ng Miracle Rice na kayang magbunga ng mahigit 100 kaban ng palay sa bawat ektarya ng lupa. Hinikayat din ng pamahalaan ang pagtatanim ng gulay sa mga bakuran, gusaling pampamahalaan at bakanteng lote. Alam niyo ba na si Ferdinand Marcos ang tanging pangulo na muling naihalal noong 1969, siya rin ang naging pangulo sa pinakamahabang panahon, 1965 to 1986. Nangyari ito sa pagpapaliban ng halalan at ang pagpapalit ng saligang bata. Conclusion. Naging maayos ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos sa unang termino ng kanyang panunungkulan, 1965 to 1969. Ngunit, pagkatapos ng kanyang ikalawang termino, dumanas ng matinding krisis pampolitika at pang-ekonomiya ang Pilipinas. Dahil dito, ipinatupad ni Pangulong Marcos noong September 21, 1972 ang Baltas Militar. Dito nagwakas ang ikatlong republika ng Pilipinas. Okay. Okay, class. Ito lang ang aking masasabi. Kaya naman, itinatag ni Pangulong Marcos ang Batas Militar dahil sa panggugulo ng mga NPA. Dahil sa panggugulo ng mga NPA, ipinatupad niya ang Batas Militar para hindi masaktan ang mga tao, hindi magulo ang mga tao, at hindi magkaroon sana ng kapayapaan sa buong Pilipinas, at maprotektahan niya ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa panggugulo ng mga NPA na yan. Yan. Maraming pangyayari na ipinalalabas sa YouTube na puro hindi maganda laban kay dating President Ferdinand Marcos, pero ang katotohanan ay hindi po niya ginawa ang mga ibinibintang sa kanya. Kung aaralin niyo mabuti ang kanyang buhay, ang kanyang mga ginawa, masasabi niyo na siya ay isang mabuting presidente. Dahil ang mga akusasyon sa kanya sa pagpatay sa mga tao ay hindi po yun totoo. Kundi, may nangyari man sigurong ganun, pero hindi siya ang may utos. Hindi siya ang may utos. Pero, ang ginawa ng mga kalaban niya sa mga politika, ibinintang lahat sa kanya. Kasi ako, ipinanganak ako, lumaki ako nung panahon ni Ferdinand Marcos, nakita ko kung gaano kaganda at kasagana ang buhay noong panahon niya as presidente. Ang daming libre sa paaralan, lahat nakakapag-aral, ang agrikultura noon ay napakaganda, napakasagana, hindi tayo umaangkat ng mga palay o bigas sa ibang bansa, bagkus tayo ang nag-e-export ng palay. Pero nung napalitan na siya, nung pinaalis siya sa kanyang pwesto, lalo nang lalugmok sa kahirapan ang Pilipinas. Bakit maraming Pilipinong hindi sang-ayon sa kanyang pamamahala?
Kasi po, kaya maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa kanyang pamamahala dahil ang mga elitista o mga oligarchs ng panahon ni Pangulong Marcos ay hindi sila nakagawa ng mga panlalamang sa kapwa. Kagaya ng hindi pagbabayad ng buwis, kagaya ng halimbawa na lang ang Meralco, inuha ni Pangulong Marcos ang Meralco sa mga Lopez, sa mga may-ari ng ABS-CBN dahil hindi sila nagbabayad ng buwis nung panahon na yan. Kaya ang ginawa naman ng Pangulong Marcos nung panahon noon, nung panahon na yan, napakababa ang bayad ng mga tao sa electric. Pero nung panahon ni Pangulong Corazon Aquino, na ibalik sa mga Lopez ang Meralco, na hindi nagbabayad ng buwis sa pamahalaan ng Pilipinas. Kaya ngayon, nagdumaranas tayo ng napakalaking problema sa elektrisidad. Yan. Sa palagay ko, ang mga tao lang na mga oligarchs ang ayaw sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Ang batas militar ay isang sistema ng mapatakaran na nagkakaroon ng visa kapag ang militar ang nagkontrol sa karaniwang pamamahala ng katarungan. Opo, yan nga po yan. Dahil siguro ang mga tao noon o ang mga NPA, ang mga leftists nung panahon ni Pangulong Marcos, sila yung mga hindi sumusunod. Kaya sila yung napapahamak. Hindi sila marunong sumunod sa patakaran ng pamahalaan. Sila yung kumakalaban sa pamahalaan, kaya naman itinatag ni Pangulong Marcos ang batas militar o ang martial law. Ayan, ang bagong lipunan ayon kay Pangulong Marcos, isa pang layunin pagdeklara ng batas militar ang pagbagong anyo ng lipunan para maging isang sosyedad na mapayapa, may disiplina at maayos. Upang maisulong ito, itinatag ang bagong lipunan na may 7 layunin. Number 1, peace and order. 2, land reform. 3, educational reforms. 4, labor reforms. 5, government reorganization. 6, economic reforms. And 7, social services. Ayan, nung panahon ni Pangulong Marcos, na ibigay niya lahat niyang mga yan. Yan ang mga isinulong niya. Ang daming tao noon ang nagkaroon ng lupa dahil sa land reform. Peace and order, nung panahon ng martial law, napakatahimik. Napakatahimik noong panahon ng martial law. Ang mga napapahamak lang ay ang mga aktivista, mga NPA, na ayaw sumunod sa pamamahala ng ating presidente. Napakaganda ng buhay noon, napakapayapa. Parusang kamatayan, sino man ang may dalang baril ng walang pahintulot mula sa AFP. Pagbabawal sa pagdaraos ng rally ng mga mag-aaral, pagwelga ng mga manggagawa at pampublikong pagpulong. Paghigpit sa serbisyo ng PLDT, Meralco at iba pang kumpanya. Pansamantalang pagsuspende sa pangingibang bansa ang mga Pilipino maliban sa pamahalaang misyon. Pagtatalaga ng curfew mula ika-12 ng ating gabi hanggang ika-4 ng umaga. Ayan. Pansamantalang sinuspindi ang pangingibang bansa. Yes, noong panahon ng Pangulong Marcos, sinuspindi ang pangingibang bansa para sa mga Pilipino dahil binigyan niya ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapagtrabaho dito. Para ang pamilya ng mga Pilipino ay magkasama-sama. Ayan. Kaya noong panahon niya,
hindi sila, ang iba ay hindi na nag-abroad dahil maraming trabaho ang ibinigay niya. Pero nung nawala na siya, iba na ang presidente, naghirap na ang Pilipinas, marami na ang tao na nag-ambisyong mag-abroad. Epekto ng batas militar. Mabuting epekto ng batas militar, disiplinadong mamamayan, malinis na daan, mababang kriminalidad. Masamang epekto ng batas militar, pang-aabuso ng militar sa kapangyarihan, nasisiilang karapat ang pantao ng ilang mamamayan, kawalan ng kalayaan ang pagpapahayag, kailangan ay laging naaayon sa kagustuhan at pahintulot ng pamahalaan. Dito, sa masamang epekto ng batas militar, ito ay batay sa libro na gawa ng panahon ni Pangulo ni Cory Aquino. Nagkaroon lang ng pang-aabuso siguro ng mga ibang militar, pero hindi galing sa Pangulong Marcos. Nasisiil ang karapatang pantao. Kaya sinabi na nasisiil ang karapatang pantao ng ilang mamamayan dahil may mga tao na ayaw sumunod sa gusto o sa panuntunan ng ating pamahalaan. Kawalan ng kalayaang magpahayag. Ayan. Kailangan ay laging naaayon sa kagustuhan ng pahintulot ng pamahalaan. Ginawa naman yan ng Pangulong Marcos para hindi magrally ang mga NPA, ang mga leftists, ang mga aktivista. Kasi nung panahon na yon, ang mga NPA ay hinihikayat ang mga mag-aaral na magwelga. Gusto ng Pangulong Marcos na kung ikaw ay nag-aaral, mag-aral ka. Huwag kang sumali sa anumang aktibidades ng mga NPA o yung mga culprit ng lipunan. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang kanyang sakit. Cardiac arrest. Na cardiac. At ang sakit niyang lupus. Ano ang lupus? O systematic lupus erythematosus SLE. Isang sakit kung saan ang immune system o ang panlaban ng ating katawan ng mga dayuhan sa mga dayuhan mga katawan sa mga dayuhang mga bagay tulad ng mikrobyo ay naguguluhan. Pwedeng maapektuhan ng balat, muscle, buto, kasukasuhan, dugo, bato, baga, puso at maging ang utak. Mas laganap sa mga kababaihan, ngunit maaaring makita din sa mga kalalakihan, bata at mga matatanda. Isa yan sa kanyang ikinamatay, ang kanyang sakit na lupus. Ayan po siya, ang kanyang, nung naiuwi na dito sa Pilipinas, ang kanyang katawan ay na-preserve sa bahay nila sa Batac, Ilocos Norte. Ayan po. Personal information, program at patakaran, edukasyon, kamatayan. So, isulat ang personal information, education, programa at patakaran at maraming salamat. Please watch, like, comment, and subscribe. Teacher Arlene 21 Vlogs.